Magandang araw sa ating mga kababayan. Nasa ano ko? Nasa labas ako. Pinili ko itong lugar na ito dahil nakita nyo sa aking likuran. Ito pala, ito. Ano na eh, namula ang dahon dahil autumn season na ngayon. Maglalaglag yan. Pero hindi natin pag-usapan ngayon yan. So, kasama ko ngayon ang aking doggy partner. Yan. Napapikit-pikit pa yan siya. Ayan siya, oh. Israel, hi ka. Mag-hi ka naman. Batiin mo naman sila. Okay. Bumati na siya. Okay. Pag-usapan natin ito yung bali follow-up na video doon sa aking vertigo nung nakaraang buwan. Siguro mga 3 buwan na mahigit kasi nangyari sa akin yun noong summer dito. I'm not sure. English talaga raw. Hindi ako sure kung July or basta mga ganun na, July or August. Paralagay ko parang July yung nangyari sa akin na nagka-vertigo ako, na naisugod ako sa emergency dahil dun sa nangyari sa akin na ganito nangyari yun eh. Hindi, kasi unang video ko yun, hindi ko na ano yun kung paano nangyari. Nag-umpisa talaga ang aking vertigo na hindi pa na-detect yun na may vertigo pala ako. So, dati wala naman yan eh. So, ganito ang nangyaring. Unang-unang na na-detect ko nun ay sumakit yung dito ko. Ito yung braso na to, yung kanan. Yun yung una ko na-detect na yun pala yung umpisa na sa vertigo. Hirap iangat. Tapos, pag may buhatin ako, ang hirap. Kasi ano eh. Masakit nga siya. Kung ano nangyari nito, parang siya na frozen yung ito yun. Parang frozen siya. Hindi ka naman nakaano na, parang ano lang siya, parang nag-stuck yung mga dito ko, mga ugat. So pagka ano noon, mga matagal yun bago nangyari sa akin na pumasok naman yung ano, nahihilo ako. Lingon ako sa kanan, lingon ako sa kaliwa ko. Titingala ako, no, yuyo ko ako. Nahihilo ako. Sabi ko, ano nangyari nito? Ang dami kong pinagbintangan. Ang dami kong pinagbintangan noon na baka puro baka. Kasi nga baka ano to? Anemic. So anemic. Alam mo naman, di tayo doktor. So di rin tayo mahilig mo pa-check up sa doktor. Isa pa 'yan. Tapos baka naman high blood. Di kinuha ako ni May ng ano, BP. Yung blood pressure ba? Yung dito, yung sa dugo. Medyo mataas ang dugo ko. Kasi normal lang din yun. Kasi medyo mainit. Tapos sa edad natin, medyo mataas. Pero hindi siya ganun kataas. Kumbaga, kunting taas lang. Tapos balikan ulit ang BP, normal. Sabi ko, ano nga siguro? High blood siguro. High blood nga siguro. Tapos, ano na naman? Pag nahiga ako sa gabi, pagka lilingon ako ng ganun sa higaan, gugulong ako ng ganun, ganun pa din. Tapos ang pinagbintangan ko naman baka sa mata ko, kasi nga dito kasi dati sa pinagtrabaho namin, may yearly kami dito nangyayari na general check-up. Kasi nag general check-up kami dito, yung ano sa akin, 3 times na siguro kung pinagsabihin na pwede ka na magsalamin, kasi sa edad mong yan talagang malabo na yung binabasa mo, lalo pagka sa ano, malayo, mga malilit na mga litra, hindi ko na mabasa. Kasi ako nagsabi naman talaga totoo na hindi ko na mabasa yan kasi malayo eh, tsaka maliit. So sinabi sa akin na, sige, ganito na lang para maano ka. Magsalamin ka na. So, Israel, dito tayo o dyan ka lang. So, ang nangyari nun, hindi pa rin ako nagsalamin hanggang ngayon. Pero sa akin talaga, required na talaga sa akin yung magsalamin ako dahil medyo may kalabuan na talaga yung mata. Kasi sa edad na rin natin ngayon eh. Biro mo naman yan tayo. Nasa ano na tayo? Half of 100 years na tayo. Alam mo yung half of 100 years? Kaya nang bahala magkwintan yan. So, dito tayo. Magandang position ko dito. So, yun yung nangyari sa akin. Di ko lang alam kung maganda ang sagap ng ano, kasi nga medyo mahangin. So, doon sana ako sa loob ng bahay mag-vlog kayo lang, may ginagawa sila ni Mirai doon. So, naputol tayo. Tuloy natin ang tungkol sa ating vertigo.
So, mayroon akong nahihilo pa rin ako. So, mayroon akong vlog noon na hindi ko lang matanda noon ang title ko noon. Yung sabi ko nga, nahihilo ako noon. Yun na pala yun. So, na nagpa-schedule ako ng magpa-check up dito sa tumawag kami. Tumawag si Mirai sa doktor na magpa-check up ako ng linggo na yan. May trabaho kami ng weekend. Pagka Lunis, nagpa-check up yata ako nun. Tapos ang sabi ng doktor, kwento mo, anong nangyari sa'yo? Sabi ng doktora. Kasi doktora pala siya. Sabi ko ganito, nahihilo ako. Tapos basta mga ganyan. Sabi niya, na-monitor mo ba yung BP mo? Sabi ng ni Mirai, na BP yan. Sige ganito, i-BP mo siya ulit, i-monitor mo siya. Tapos ilista mo, tapos balik ka dito sa pang ilang araw yon, pang 3 days yata. Ibigyan kita ng gusto mo pa-examine ko yung yung dugo mo, lahat parang check up, yung ibang check up naman, yung mga internal na naman, baka sabi niya may diferensya sa loob mo. So dumating yung time na yon na nagpa-check up, nagpa-test yung sa urine yata, yung urine. Sinadmit ko doon, sabi ng 1 week to bago mo to i-follow up doon sa doktor mo. Tapos pinalo-up ko yon, sabi niya normal yung mga result, yung sa general test mo, yung mga test na sa yung mga hemoglobin ko, sa mga bato, yung mga ganun-ganun, mga puso, lahat normal siya. Yan lang kaganahan dito kasi libre ang libre kami magpaganon. So sabi niya sa akin, gusto mo x-ray ka, ang x-ray dito libre pa din, pa-x-ray kita pero pupunta ka sa ganitong bayan. Pa-x-ray ka ganitong araw at saka oras. Wow, sarap uminit. Sabi ko sige, pa-x-ray. Hindi umabot sa time na yun na yung schedule ko na magpa-x-ray ako. Hindi umabot yung na talagang inatake na ko ng husto sa aking vertigo. Wala na kumain ako. Pagkatapos kong kumain, nasa kwento ko yun sa una kong sa vlog yun, kung paano malaman kung may vertigo ang isang tao. Nandun po yun. So na talagang hilong-hilo na ako, para na akong sinuntok ni Pacquiao. Grabe talaga. Hihiga ako ng ganun. Buong bubong talaga iikot. Kung ano nangyari. Tapos ako, suka ako ng suka. Para akong, galing ako na lasing. Parang nalasing ako. Tapos wala na ako maisuka. Ang pait na ng isuka ko. Tapos nanghinaan ako. Pinawisan ako ng malamig. Lalo ako nanghina. Lalo akong nahihilo. Kasi yung kinain ko wala na eh. Labas lahat eh. So nangyari yun mga alauna pasado. Sabi ni Mary, pa-check up tayo. Sabi ko, pakiramdaman ko muna kung anong kayang sunod mangyayari. Kasi parang baka okay. Kung hindi okay, dalawang portion lang yun. Dalawang option lang yun. Pwede akong matigok, pwede akong mag-okay. Sabi ko, So umabot talaga ng alas 4 ng hapon, ganun pa rin yung nararamdaman ko. Uupo ako, tapos pag ganun ako lingon, yuyo ako, iikot pa rin yung paningin ko. Sabi ko, sige, pa-doktor tayo. Di sugod talaga kasi may emergency. So nandun na, pagdating doon, tinanong na ako kung anong nangyari. So kinuwento ko sa kanila. Tapos yung nagdala sa akin, first time ko nakasakay ng wheelchair talaga. Hindi ako sanay. Sabi ko, para akong sobrang bigat ng naramdaman ko nito. Parang sobrang na talagang sakit na sakit ako nito. Kasi naka-wheelchair na. Sabi ko, pwede ako maglakad? Sabi ko, no, hindi daw. Sabi ko, kasi parang mamaya bigla kang bumagsak. Tapos tinanong sila yung mga kasama kong mga nurse. Nag-umaten sa sabi, anong nangyari dyan? Sabi, vertigo. Vertigo agad ang nila. So balikan ko muna yung sa doktor pala. Sa doktor, yung sabi niya, ipa-check up ko muna daw, i-x-ray. So, yan niya dito, diniin niya dito. Sabi ko, medyo sakit.
medyo masakit daw. Medyo masakit talaga. Sabi sa akin, sige pa, ano kita pa x-ray. Kasi baka may, ano ka, may vertigo ka. So yun nga, di natapos yun. So balik tayo sa ano, nung na, doon na sa hospital. So ayun, pag ano doon, nasa ano na ako, pina-x-ray ako, tapos talagang, ano na, vertigo talaga, yung ano ko. So yun, ang nangyari noon, dumating kami noon ng alas 5, halos mag alas 5 ng hapon, nakauwi kami ng alas 7 na ng, bago mag alas 8 ng hapon. Sabi ko, ang hirap talaga kasi, bago yun ano, bago dumating na kami dito, hindi pa rin siya nawawala, mga ilang araw pa din. May ilang araw pa rin niya bago nawala, tapos nagpa-check up ulit ako sa ano ko, sa doktor ko, na mayroon akong schedule, sabi niya, sige, unti-unti natin yung gamot mo na, bali tanggalin na yung gamot ko. Pag, halimbawa, itong araw na to, nirevise niya yung ng doktor doon sa hospital kung saan kami pumunta, nirevise niya yon kung anong gagawin. Kasi sabi ng doktor doon, pumunta ka sa doktor mo na ano, yung sa head ng, sa pinaka-head mo na doktor, punta ka doon, tapos i-revise lahat yung mga ano, kung anong pwedeng gawin. So yun na yun, ni-revise niya yung gamot, sige, itong araw na to, ngayon, inom ka na ganitong gamot, tapos bukas, parang unti-unting binawasan yung mga gamot. Tapos hanggat dumating ang pang ilang araw, pang limang araw yata, kung pakiramdam mo ay hindi na. So kung limang, nahihilo ka, ito yung gamot na inumin mo. Pagka nagsuka ka ito at saka ito, yung ano lang, tapos yun ang sinunod ko, na ano naman siya, na unti-unti naman na okay. So kaya nag-vlog ako ulit ngayon tungkol sa vertigo, kasi kahapon lang nangyari ulit sa akin, nung isang araw lang nangyari ulit sa akin. May nag-comment sa video na yan kung kumusta yung ano ko, pakiramdam ko. Sabi ko, di naman sinusumpong ako sa vertigo, pero nung isang araw sinumpong ulit ako. Hirap na hirap ako dahil ayun naman, nahihilo ako. So ang ginawa ko, pinapahinga ko siya. Uminom ko ng gamot, pinapahinga ako. Tapos mga siguro, mga 5 minutes, tumayo ulit ako, nilakad ko, nawala siya. Kasi ang di natin alam kung saan talaga nag-umpisa ang vertigo. Hindi ko alam kung paano talaga. Ang una kong basihan is edad. Kasi edad natin, sa edad ko ngayon, medyo mataas na edad ko, medyo patanda na. Shortcut na pagkasabi, patanda na tayo. Yun yung isa sa basihan ko, na kasi dati wala naman talaga ako naramdaman na ganito. Pag nagkaroon tayo ng vertigo, kasi ang hirap, kasi nahihilo ka tapos ang lamig ng pawis mo. Yun ang una kong naramdaman Ang lalamig ng pawis ko, susuka ka. So ang ginawa ko ngayon ay may maintenance pa rin akong gamot, pero hindi ako araw-araw inom ng gamot. Di naman nire-required talaga na araw-araw ka inom ng gamot. Tsaka, hindi rin yan, poor life mo talaga yan, yung parang, grabe naman, parang, huwag mo namang isipin na, parang may cancer ka na. Huwag naman yun, ganun. Ang ginawa ko lang yan ay, basta may gamot ka lang nang nakaprepare lagi. So, advice ko lang na kung mayroon tayong mga vertigo, na nasa atin na talaga yan, kailangan may gamot kayo lagi. Di ko lang alam sa atin kung ano mga gamot ang nire-resita sa inyo sa doktor. Pero ako dito, meron akong gamot dito na di ko lang alam kung anong pangalan nito sa ano, sa atin na gamot sa Pilipinas. So, yan lang ano ko, maipayo ko na kailangan may gamot ka. Pagka sinumpong ka, inom ka ng gamot. At saka ang ano lang sa akin, ang sinabi rin sa akin ng doktora ay uminom ka ng vitamin C. Vitamin 2 zinc. Ayun yung gamot, ayun yung vitamins ko. So yan ang tinitake ko. Iniinom ko lang kung gusto ko lang din. Hindi ko naman na araw-araw na iniinom talaga yung vitamin C na yan. Depende lang kung ano kinakain ko, kung may vitamin C na din ako nagiinom ng vitamin C na yan. Kaya mas maganda kung may vitamin C ka, tapos gamot na ano, may gamot ka talaga na maintenance. Yun yung pinakamaganda dyan, kasi tara, trial. Pinakamaganda dyan na magkaroon ka ng vertigo bigla, hugutin mo kagad yung gamot mo, tapos ipahinga mo na lang ng mga, depende sa'yo kung kaya mo na tumayo. Pero ang ano ko lang dyan, sobrang namang
ingatan natin yung sarili natin, halalaw pag umakit ka sa mga matataas, bigla kang, baka bigla ka mahilo, may mga bubong ganyan. Pakiramdaman natin sarili natin mga hindi ka na ano. So sobrang init siguro, isa yan na dahilan na magkaroon tayo ng vertigo, no? So iwasan natin na sobrang init, lalo sa edad natin ngayon na medyo patanja na. So iwasan natin ang ganitong init na pag direct talaga sa mata mo yung araw. Isa yan. Kung pwede magsalamin na lang tayo, no, ng sunglass ba, para hindi tayo maano, matamaan mismo na. Kasi sakit sa ulo, pag sakit sa ulo na, ayun na. Para sa akin, yun ang nung nangyayari sa karang araw. Kasi pumunta kami sa kabilang farm, ang init, wala akong, di kasi ko mahilig masyado talaga nag-shade eh, yung salamin. Kaya ang direct ng araw, pag nagmamaniho ka dito, sumasakit yung dito ko, yun na, parang bumaba na dito, dito sa liig ko, yun na, hilo na ako. Parang knockout ako kay Pacquiao. So ayun yung dahilan na kailangan ingatan natin ang sarili natin pag ganyan may vertigo. Kasi dati nga wala to sa akin eh. Ngayon lang bigla eh. Pasok tayo. Kaya yung dahilan na kailangan, yun na, pasok na Israel. Ngayon ka lang, dito ah. Pero huwag naman natin masyadong i-baby ang vertigo. Vertigo lang yan eh. Huwag tayong magpatalo. Ang vertigo, huwag naman yung ano natin na baka cancer na to. Grabe naman yun. Sobra naman yun. Huwag natin isipin ng lalang-lala ang vertigo. Kasi di naman yan ano eh. Di naman napaka ano yan. Napaka-delikado ang vertigo. Ingat lang. Balik tayo dito sa labas. Kasi medyo may kaingay ano sa loob kasi nanood sila ng ano palabas sa YouTube ng sa Itbulaga. Copyright pa ako. Kaya dito natin tapos itong video na to. Sa inyong mga pagtambay ngayon sa aking video na to. Ito yung follow-up nga na video ko dun tungkol sa ano sa vertigo. I-share ko lang din kasi kahit papaano dun sa una kong video, mayroon pong nag-ano dun, nagko-comment. At saka siguro may napanood naman din nila yung mga video ko dahil umabot naman sa ganun na views na kulang-kulang 1,000 views na nung mga 800 plus ang views na noon mula nung in-upload ko yon. So naano ko na may nanonood sa aking mga video. So ito yung follow-up na to na video na to kung napanood nyo to ulit. So ito lang yung ano ko dagdag na information sa inyo kung ano bang dapat gawin natin kung may vertigo na may vertigo tayo. Yung ang vertigo kasi balikan natin, hindi natin yan, balikan ko lang ha. Ang vertigo kasi hindi naman yan kaagad-agad na makuha din sa gamot. Kailangan mo talaga yung pahinga yan. At saka huwag mo pabayaan yung ano, sarili mo na ganyan. Dapat talaga ingat din kasi minsan haatake nila na bigyan. Minsan sa banyo kaabutan, mahilo ka bigla. Huwag naman ha, maumpog ang ulo natin sa sahig o kaya sa pader. Yun ang dapat natin ingatan. Tapos pag nakaramdam ka ng atakihin ka ng vertigo, yung di naman ano siya eh. Maano naman yan, parang nagtimbre naman yan una kung anong magkaroon ka ba o hindi. Kasi ang sa akin naman parang yun na, sa sakit ng ulo ko, tapos parang dahan-dahanan bababa yan dito sa ano ko, sa bato ko. Tapos sa bato ko parang yun na, dito na sa tainga ko. Mga ganyan na ano natin, yung maramdaman. Kaya ingatan natin yung mga matataas na lugar na sabi ko. Kagaya ng matataas na hagdanan, akit ka sa bubong, lalo pag naglalakad ka mag-isa, kailangan ingat, mag-ingat-ingat tayo kasi maya bigla ka lang mag-collapse din kasi nga ang vertigo ano, tridor din eh. May pagka-tridor siya. Pero hindi naman siya ano talaga na, wag naman yung ano natin na porket may gagawin ka parang di mo na gagawin dahil may vertigo ka. Tapos idahilan mo na sa mga trabaho mo. Ako dito, meron ako nitong vertigo nga pero yung ginawa kong normal ang sarili ko. Hindi ko yung ano na hindi ko ginawang normal. Kasi tayo rin ang ano, mahirapan sa ganyang nagpapatalo ka sa mga ganyang klasing sakit na ano naman yan. Hindi naman yan siya sobrang delikado. Walang ano, ang ano ko niyan, wala daw opera eh. Yung mga vertigo. Ang ano ko niyan, nasabi ko na, ang masabi ko lang dyan ay palagi ko walang opera. Kasi kung dito itong naramdaman ko ngayon na may ano, may opera yan. Di nagsabi na yan ng mga doktor na, sige operahan yan. Walang opera. Ang ano ko lang yan ay pahinga lang talaga. Pahinga nyo, tapos yung
dubli-dubli-dubli ang ingat. Yan ha, dubli-dubli-dubli ang ingat. Kasi mahirap naman din talaga yan pag may nakaramdam ka ng ganyan. So, sa inyong pagtambay itong video na to, kung nagustuhan niyo itong video na to, mag-conversasyon tayo sa ating comment section. Magtanong kayo, pwede kong sagutin yan. Kung mag-comment kayo, balikan ko yung mga tanong nyo sa ating comment section. So, ito yung vlog natin na follow up dun sa Vertigo. Kasi I'm sure mayroon namang magtatanong dyan kung anong pwede nyong maitanong. Pero ang akin lang naman ito ay kung anong mayroon akong naramdaman, sinishare ko para sa iba na mayroong ganitong klaseng karamdaman na ang ano, no? Ang parang, para sa akin, parang napaka, ano bang tawag niyan? Yung sakit na to, parang di ko maintindihan eh. Kung bakit nagkaroon ng ganyan. Sa ano nga, sa nagkaedad nga tayo, siguro ganun. So, ulitin ko, maraming salamat sa inyong pagtambay. Sandali itong video na to. Kung gusto nyong mag-conversation tayo ulit, comment section. Mayroon po akong isasagot sa inyo kung anong naramdaman ko pang iba dito. Siguro mayroon akong di nabanggit dito sa aking video, masagot ko sa inyong mga comment. Doon tayo mag-conversation. Maraming salamat po sa inyong pagtambay, ha. God bless po sa ating lahat. At hanggang dito na po. Ciao.